Hello, good day mga ka-garden. Kahapon po ay nagtanim tayo ng lettuce dito sa ating plot and sobrang easy lang po nung steps kung paano ito gawin. Yung unang step na ginawa ko is naghukay lang ako ng line dito sa garden. Itong line na to ay hindi naman kalaliman dahil maliliit pa yung ating mga seedlings and yung ugat din naman nila ay hindi pa naman po ganun kahaba. Pagkatapos po ay lalagyan na natin ng kokopit yung ating mga ginawang lines dito sa ating garden. And yung kokopit na to ay na-sterilize na dahil binilad na po natin siya sa araw ng matagal para mamatay yung kanyang mga contaminants at yung mga bakterya na nandito. Ituloy nyo lang lagyan lahat ng mga lines na ginawa natin para ready na tayong magtanim. Ayan, at simulan na natin ang pagtatanim. Kung may permanent leaves na po yung inyong mga lettuce, ay pwede na po silang i-transplant doon sa area kung saan yun sila itatanim. Pwedeng sa hydroponics, pwedeng sa lupa. And careful lang po tayo doon sa ating mga seedlings para hindi po masyadong ma-stress. So wag po natin sanang itadamage yung kanilang mga ugat as much as possible. And kung makikita nyo, since pang personal consumption ito, halos 6 inches lang yung layo ng bawat tanim sa isa't isa. Red lettuce variety yung aking pinili kasi nga pala natry ko na ito before at bukod sa okay naman po yung lasa niya, ito naman po ay may makulay na dahon. Ang ganda po lang dahon nito na magiging parang palamuti na rin po dito sa ating garden. Also, kaya nagtatanim ako ng lettuce kasi ang mahal lagi ng lettuce sa palengke or sa grocery. Since mahilig kami mag-salad, ganyan, or kumain ng lettuce lagi dito sa bahay. Minsan gumagawa kami ng sandwiches. Then, yun nga po, nagtatanim na lang po ako ng lettuce para makatipid din po kami. Didiligan po natin ito after and sa pagdidilig, careful lang po kayo, huwag pong masyadong malakas kasi po sobrang sensitive pa nitong mga lettuce dahil maliliit pa and pwede po silang mabali pag malakas yung ating pinangdilig. Ayan, tapos na nating taniman yung ating plot ng ating red lettuce variety and kung mapapansin nyo, meron din tayong mga tanim sa side nitong ating plot na mga marigold. Kasi yung marigold po ay nakakatulong na mag-deter ng mga pest. So, nakaka-attract po sila ng mga beneficial insects na siya naman po kumakain dun sa mga insekto or mga peste sa ating halaman. Ito yung huling area na ating tinaniman and kung mapapansin nyo, may tinanim tayong bawang sa gitna dahil nakakatulong din ito na mag-repel ng mga insekto. Ayaw namang insekto nung amoy ng bawang. Ituloy lang natin yung pagtatanim dito sa ibang mga boxes. And katulad nung ginawa natin kanina, lalagyan din natin siya ng kokopit. Pagkatapos lagyan ng kokopit ay pwede na natin siyang taniman and then didiligan. Ganun lang po kasimple ang pagtatanim ng lettuce, whether dun sa plot or dito sa mga styro boxes. And mag-a-add pa tayo ng mga marigold dito sa mga side nitong mga boxes tomorrow. Padilim na po kasi kaya bukas na natin itatanim yung mga marigold. Ayan, sa wakas natapos din natin ang paglilipat. And sabi ko nga po kanina ay pagdidiligan po natin huwag pong masyadong malakas para hindi po mga bali yung ating mga seedlings na kakalipat pa lamang. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo. And happy gardening everyone. Ayan, bye! See you again sa ating next video.